Hi guys, this is Danica Diaz and welcome to my vlog. And for today's video, pag-uusapan natin kung paano maging flight attendant ng Cebu Pacific Air. Paano nga ba maging flight attendant? First, of course, you need to apply. Paano ka mag-a-apply? Yes, there are different ways on applying. But on this video, we'll be focusing on applying via walk-in. Bago ka mag-walk-in, please double-check kung hiring ba, saan, kailan, anong oras, anong dapat suotin, at anong dapat dalhin. Anyway, sa pag-walk-in, meron doon 3 steps na dapat mong mapasa. First is physical screening, second is impact interview, and last is final interview. On step 1, you just need to say something about yourself like name and age. Ilan sa mga chine-check during physical screening is height, skin, and smile. Next is impact interview. This is a group interview. 5 kayong tatanungin with random questions like kung FA ka at may umiiyak na bata sa flight, anong pwede mong gawin? Last is final interview. Yung mga questions dito is super random, talagang hindi mo inaasahan, and it's for you to find out. After final interview, magpapasa ka na ng requirements. Pag nakompleto mo yung requirements, mag-aantay ka ng training. Ang training ay tumatagal ng 1 to 2 months na halos everyday nag-e-exam kayo. Meron kayong 3 lifelines at pag naubos yun, matatanggal kayo sa training. So, kailangan nyo mapasa yung training and check rides. And then, after that, it's your graduation day. It's time for you to celebrate. Wow! Ano ba dapat ang height? Ilan taon ang pwede mag-apply? Ano ba dapat ang course para makapag-flight attendant? Paano kapag ka hindi nakapagtapos ng pag-aaral? Pwede ba ang may braces? Dapat ba talaga mapayat? Dapat ba talaga sexy? Pwede ba ang eyeglasses or contact lens? Pwede pa din ba mag-apply kahit anak na? Mahirap ba ang training? Kailangan ba talaga mag-training school para makapag-flight attendant? Pwede pa ba ako maging flight attendant kahit hindi ko abot yung 5'3 or 5'7? Ano ba dapat ang height? For female, you must be at least 5'3. And for male, you must be at least 5'7. Ilan taon ang pwede mag-apply? You must be 18 years old and above. Ano ba dapat ang course para makapag-flight attendant? Kahit anong course, pwede. Pero kung nursing ka, mas may advantage ka. Paano kapag ka hindi nakapagtapos ng pag-aaral? Sa Cebu Pacific Air, senior high school graduates and college undergraduates are welcome to apply. Pwede ba ang may braces? Pwede kang mag-apply ng may braces, but make sure na okay na yung ngipin mo, okay na yung pag-smile mo, at pwede na siyang tanggalin anytime. Kasi kapag nag-apply ka, tatanungin nila kung kailan pwedeng tanggalin yung braces mo at dapat wala ka ng braces before training. Dapat ba talaga mapayat? Dapat ba talaga sexy? Waistline must not be more than 30 and yes, susukatan ka nila the day na nag-apply ka. Pwede bang eyeglasses or contact lens? Yes, pwede mag-eyeglasses and mag-clear contact lens during duty. Pwede pa din ba mag-apply kahit anak na? Yes, pwedeng pwede. Dapat ba mag-ban pag mag-a-apply? Kung mahaba yung buhok mo, yes, dapat mo siyang iban. Kung hindi ka marunong, please comment down below para makagawa ako ng video ng tamang pag-ayos ng buhok. Mahirap ba ang training? Yes, mahirap yung training, pero kayang-kaya kung pag-aaralan mo. Kailangan ba talaga mag-training school para makapag-flight attendant? No, it's not necessary. Kung tourism student ka, normal yung mga trainings sa ibang school. Pero kung hindi ka tourism student and gusto mo mag-flight attendant, okay lang kahit hindi ka mag-training school. Kasi pagkatapos ng physical screening, impact interview, final interview, requirements, magte-training na kayo. Pwede pa ba ako maging flight attendant kahit hindi ko abot yung 5'3 or 5'7? You know what? Just keep on trying. Pwede kang bumawi sa looks. Pwede kang bumawi sa communication skills. Mag-focus ka sa mga bagay na pwede mong i-offer kung hindi kaya ng height mo. During interview, isa sa mga siguradong itatanong sa'yo ay, are you willing to be assigned outside of Metro Manila? Don't worry, pwede kang makauwi sa inyo basta maganda yung schedule mo, ayusin mo lang. And yes, pwede mong ayusin yung schedule mo. Para sa mga gusto mag-flight attendant, if you want to apply, go. Huwag mong pakinggan yung mga sinasabi nila dahil ikaw naman yan. Ikaw yung magdidesisyon para sa sarili mo, hindi sila. Mag-a-apply ka at may makakasabay kang mas
iniisip mong mas higit sa'yo, mas maganda, mas makinis, mas matangkad, please huwag kang mawawala ng pag-asa. Huwag mong pansinin. Huwag mong isipin. Mag-focus ka sa sarili mo. Isipin mo, hindi lahat ng flight attendants ay nakuha dahil sa maganda, makinis at matangkad sila. It's more than that. Kung meron kang iniisip na dapat maniwala sa'yo, yun ay dapat ang sarili mo. Kung mag-a-apply ka, please make sure na gagawin mo yung best mo. Kasi nakakahinayang eh, pagka hindi ka natanggap ngayon, mag-aantay ka ulit ng 6 months para makapag-apply ulit. And walang problema kung ma-reject ka ngayon o nang ilan beses. Darating din yung time mo, magiging flight attendant ka din. Nag-apply ako right after I graduated. One page lang yung resume ko. Kasi nung college ako, sabi sa akin ng prof ko, huwag daw ako maglagay ng kung ano-ano sa resume ko. Dapat yung mga nakalagay doon, connected sa job na ina-applyan ko. Ngayon, 23 na ako at masayang-masaya pa rin ako sa trabaho ko. Huwag mong iisipin na hindi mo kaya. Kung nakaya ko, nakaya ng iba, for sure kaya mo din. Thank you guys for watching. Hope to fly with you soon. And see you on my next vlog. Bye!